Sabi ni General Domingo, galit ka daw dahil nilaglag ni Colonel Glenn Gonzales yung bata mo na si Master Sergeant Mayo. Sabi mo, mayroon tayong ipapalop operation. Ang target natin yung bodega ni Gonzales na mas malaki kaysa bodega ni Mayo. Is that confirmed ba you? You confirm that? Hindi po totoo yun, Your Honor. Babalik po tayo doon sa press release po nila na sila mismo ang nag-interview kay Sergeant Mayo. Sila po yung... Ako ha, makinig ka. Wala pa akong na-set in contempt dito na Colonel ha. Baka ikaw ang unang i-contempt ko ngayon dito. Sinong nagsasabi ng totoo? Domingo o ikaw? Deny mo sinasabi ni Domingo na sinabihan mo siya. Ulitin mo, will you refresh your statement, Domingo? Ang pagkasabi po sa akin ni Colonel Ibanez, Your Honor, is that may mahuhuli pa tayong isang bodega pa na mas marami pa dito sa nakuha nating unang bodega. Kaninong bodega daw yun? Wala po siyang binanggit na Gonzales, sir. Kay Gonzales, pagkaintindi ko lang, it just dawned to me na in my own assessment ay maaaring ang gusto niyang ituro ay yung bodega ni Gonzales. Dahil nga... Sinong Gonzales? Ito si Colonel Gonzales? Gonzales? Yes. May bodega ka ba ng Cebu? Yes, Your Honor. Negative, Your Honor. Actually, Your Honor, yung mga statement po, sir, ni Sir Domingo, sir, lahat po yun, sir, hindi po yun totoo, sir. Gumagawa po siya, sir, ng kwento na hindi naman po totoo. Kung makikita po sa CCTV, sir, kasama ako doon sa nag-uusap-usap, sir. Masama lang po, sir, ang loob nila dahil, sir, nagsabi po ako, sir, ng totoo. If you remember, sir, nung andito sila, sir, nung first hearing, sir, sinabi po nila na nangyari po, sir, yung bypass, 4:45 po ng hapon. Nung lumabas po yung affidavit ko, sir, tapos lumabas din po, sir, yung CCTV, lahat na po sila, sir, nag-align doon sa mga statement ko. Ngayon, sir, kailangan po nilang sirain, sir, yung credibility ko, sir. Kasi ako po, sir, yung nagsabi ng katotohanan, sir. Yung totoo po doon, sir, si Sergeant Mayo, sir, nahuli na po, sir. Alauna pa lang, sir. Then, nung dumating po ako doon, sir, ng about 4:30, sir, dahil tinawag po ako ni Sir Ibanez, nag-usapan po doon, sir, hindi kakasuhan si Mayo, kaya nag-react ako, sir. Kasi prior to that, sir... Sino nagsasabing hindi kakasuhan si Mayo? Sir, si Sir Olona at saka si Sir Domingo, sir. Nandun kami, sir. Lima kaming nag-uusap doon, sir, including Major Salmingo, sir. Then, nung nag-react ako, sir, ang sabi ni Major Salmingo, sabi niya, sir, okay na po ang lahat. Naitago po namin, sir, yung uniforme at saka magamit ni Sergeant Mayo. Ang problema po, sir, before that, sir, nakapag-report na po ako sa PDEA, sir. Around 3:15 pa lang, sir, ng hapon, nung nakausap ko po si Colonel Olonan. Nung sinabi ko po sa PDEA, sabi ko kay, in the person of Sir Alvarino, sir, sabi ko, sir, may huli po, sir, ang PDEG. Sir, ang problema nga lang po, sir, parang tropa po, sir, ng PDEG yung nahuli din. Sir, yun po, sir, ang sinabi ko sa kanya. Kaya, sir, nung dumating po ako doon, sir, na pinag-uusapan, sir, na hindi kakasuhan si Mayo, sir, nag-react po ako. Ang problema nga lang po, sir, mga senior officers ko po sila, sir. Hindi ako, sir, makapagsabi, sir, na ganito dapat nang gagawin, sir. Pero, sir, yung sinasabi ko, sir, dapat sundin natin, sir, yung procedure. Hindi po namin, sir, sinunod yung procedure, sir. Kaya sir, nung dumating po si Sir Santos, sir, nung paggabi na po, nung sinabi po niya, sir, na huliin si Sergeant Mayo, sir, alam ko, sir, na andun lang si Sergeant Mayo, sir, sa labas ng WPD landing, sir. Kaya pag alis po, sir, ni General Santos, sir, sinabihan ko, sir, si Sir Domingo, sir, sir, anong next na gagawin natin? Sir, ang sabi ni Sir Santos, sir, huliin na si Sergeant Mayo. Pero ang sabi sa akin, sir, ni Sir Domingo, hindi na kailangan. Alam na ni Chief PNP. Kaya, sir, hindi na po ako, sir, nag-react. Sir, kinonfirm naman po nila, sir, na alam po ni former chief namin, sir. Actually, sir, sinasalo ko nga po si Chief PNP namin, sir. Kaya I informed, sir, the PDEA, sir, kung anong nangyayari sa ground. Domingo,
Yung sinasabi mo nga, paulit-ulit, alam na po ni GPNP. Yung ba yung ibig sabihin na sinasabi ni Gonzales na alam na ni GPNP na hindi ilulutang si Mayo? Your Honor, sa Lieutenant Colonel Gonzales is just muddling the investigation. Please answer my question. Ang alam po ni former GPNP, General Asurin Sir, is the follow-up operation. Yun po ang binigyan na ng clearance. Wala po kaming usapan na hindi kakasuhan si Mayo, hindi i-report yung 990. Your Honor. Sir, Your Honor, sir. Sir, wala pong follow-up operation, sir. Sir, yung kay Duhay Lungsod, sir. Sir, mayroon po yung separate na Copeland, sir. Ibang trabaho po yan, sir. Alam po yan, sir, ni Sir Ibanez, sir. At pag follow-up operation, sir, ang pinag-uusapan natin, sir, sino ba dapat na magfa-follow-up? Kung sino dapat ang nakahuli kay Sergeant Mayo? Iba, sir, eh. Si Sir Ibanez, sir, eh. Gagamitin si Mayo. Bakit itinanggal si Sergeant Mayo dun sa crime scene? Because of tactical decision. Sir, wala pong tactical decision, sir, sa 9165, sir. Sir, sa PDEC, sir, isang batas lang po, sir, ang ini-implement natin, sir. 9165. Yun lang po, sir. You cannot question the wisdom of your commanders kung sinasabi niya na tactical decision niya na may papaloob siya. Yes, sir. Ikaw rin, maging commander ka rin. Alam mo, yes, rin po anong gagawin pag may mga ganong kasong papaloob. Yes, sir. Pero, sir, wala po kaming usapan, sir, na tactical decision, sir. Sir, tinanggal po talaga si Mayo doon, sir, para mapaniwala nila, sir, nawala si Sergeant Mayo doon, sir. I agree with you. In fact, dito sa report, balikan kita Domingo, dito sa SPAT report mo, to Tado, from Director Pidig, SPAT report, Revelation of RA 9165, by bus operation, date October 8, 2022. Oh. There was no mention of Mayo here. Alam mo, the operation resulted in the arrest of Ney Saligumba Atadero, male 50 years old and a resident of Leon Ginto State, Ermita, Manila. Yung first SPAT report mo, wala kang binanggit dito na Mayo, only Atadero. Ibig ba sabihin nito na si Atadero lang kakasuhan ninyo at itago si Mayo? You respond. Your Honor, negative po. Habang ini-inventory na po yung 990 kilos in the presence of the mandatory witnesses, ay napag-agreehan na po namin yung follow-up operation, Your Honor. Kaya hindi na nakasali sa initial, as required by law, initial inventory. As the start I remind kita, ikaw, takot kang masyado sa nagawa mo ng statement. Gusto mong talagang tatayuan yung mga unang affidavit ninyo. Pero I am reminding you, nalalabas at lalabas ang katotohanan. So you better side with the truth. Pagdating sa investigation, tell the truth shall set you free. Siya sabi ko sa iyo. Ito nga, klaro nga dito, hindi mo binanggit ang pangalan ni Mayo dito sa spot report mo. Then later on, sinama mo na. Kaya nag-file kayo ng kaso. Your Honor, ganito po nangyari. Nung balikan muna kita. Yung sinabi ni Gonzales na nahuli si Mayo ng bypass operation. Nakunan siya ng ilang kilo yon? 2 kilos o 1 kilo? Bypass operation. Kaya pumunta kayo doon sa WPD Wellness Center after na nahuli si Mayo. Do you confirm that? Yes, Your Honor. Oh, yun naman pala eh. Confirm mo na nahuli si Mayo. Saan nahuli si Mayo? Sa labas ng WPD lending mo yun. Labas ng WPD? Yes, Your Honor. Doon siya nag-bypass? For that particular operation, Your Honor, the SOU4A will discuss. Again, I am reminding you kung ano yung napag-execute nyo na pinabit na nakikita naman natin na mali-mali dahil talagang kinukontra yan sa CCTV na
kayo rin mismo ang nag-provide. Nakikita sa CCTV, yung mga timestamp doon, very revealing. Very revealing na meron talaga kayong nagawang pagkakamali. Kaya please, do not, you cannot correct that mistake by making another mistake, by sticking it out with the wrong statements. Yung totoo lang, sabihin mo, Kenel Ulunan. Good afternoon, Your Honors. Mr. Chair, po, pwede makasingit po. Yes, go ahead, the Senator Rapi. Nabanggit kanina si ni Police Lieutenant Colonel Glenn Gonzalez yung tactical decision ng mga higher-ups niya na parang kine-question niya, I see where he's coming from. Kasi nga po, itong Oplan Ninja, isa sa mga objective nitong Oplan Ninja, yung hulihin yung mga ninja cops, ay mag-recruit ng mga police personnel na involved sa drugs. In fact, nakalagay pa rito, mga police personnel na sa listahan ni PRRD na involved sa drugs at yung po i-recruit para to go after policemen who are involved in drugs. Hindi ko alam kung sinong genius ang may pakana nito. Siguro mas matalino pa to kay Einstein. What the heck? Bakit ka mag-recruit ng police na involved sa droga para gawin mong asset para mag-infiltrate sa loob ng sindikato ng droga? E di, kikita lang to, ang gagawin lang itong tiwaling police na ito na involved sa droga, e di lalo magkakamkam ng pera para kumita sa droga. Ang gagawin niya, bibigyan niya, magbibigay siya ng information 50% para pakinabangan ng gobyerno, yung 50% pakikinabangan niya. This is bullshit. I'm sorry, this is out of this world. Nangyari na nga. Kaya nga, Oplan Ninja. Sino nga po itong genius na may pakana nito ng Oplan Ninja na mag-provide opportunity to all police personnel including the PRD list to restore themselves in order to prove that they can still be trustworthy? How can you trust these people na involved na sa droga? You can no longer trust these people. Kaya nga, genius po ito. No, bigyan dapat ito ng medalya. Saan ba ito? Sino bang may pakanan? Kaninong panahon yan, yung Oplan Ninja? Sinong gumawa yan? Please, General Corda. Sir, if I may, sir, being the new Chief PNP, this is my first time to hear about that Oplan Ninja, and I'm very much interested to have a copy of this so that I may have lead kung anong makukuha natin dito, sir, and may help us in cleansing the rank of the PNP, sir. Oplan Ninja ang nakalagay. Sinong gumawa nito? But your honor, ha? Alam mo, as I have said during the previous hearing, mali talaga yan. Ako mismo nagulat bakit yung mga ninja cops na tinapon natin sa Mindanao, pinabalik lang dito para mag-operate. Sabi ko, mali talaga yan. Pero on the other hand, giving second chance to these people to prove their worth, to prove na talagang nadamay lang sila sa listahan at they want to reclaim their dignity, hindi naman siguro masama na bigyan ng second chance itong mga tao na ito. Pero provided na maganda yung supervision na itututok mo dito. Pero yun nga, nangyari is yung expectation mo was different from what was happening in reality. Na instead na magbago sila, ako, in fairness, I can cite you some officers na nasa PRRD list, watch list, na tinapon natin sa doon sa Mindanao, na ngayon they are doing well with their careers. Talagang pinroob nila na hindi sila gano'ng kasama as reported before. Kaya nga, maraming official dyan na nagbago. Nakita ko. Sabihin ko nga sa'yo, I can give you one example. Yung RD ngayon ng Region 13. Yung RD ngayon ng Region 13? Si General Paul Labra. Nasa listahan yan ngayon noon. Dahil nga, by association, kasama siya doon sa listahan. Pero nung binigyan siya ng second chance na magpakita ng gilas sa kanyang trabaho, he delivered. At ngayon, he's performing very well. Magaling na opisyal. Maganda yung performance niya. So,
hindi rin masama talaga kung bigyan na si Kansas yung official para ipakita yung kanyang yung matino na side ng kanyang pagka-police at nagdi-deliver naman. So, Mr. Chair, wala mali ang magkabaliktaran sa expectation ang nangyari. Mr. Chair, I fully agree with you. Give people the second chance. On the other hand, marami pa naman dyan mga matitino na pwedeng kunin. Na sigurado tayo dahil matino, gagawa ng katinoan. Ba't pa tayo kukuha ng taong baluktot? Gagawa yan at the big possibility na gagawa siya ng baka baluktotan. Anyway, medyo malis ko lang po ng konti, Mr. Chair, with your indulgence. Kasi kanina sinabi ng ating good general ng DIDM, si General Eliseo Cruz, na 200, all in all, 270 personnel ang nakasuhan ng DIDM. And out of these 270 personnel ng PDEG, 43 ang na-recall yung firearms. Ano nangyari po doon sa 227? Hindi ba na-recall yung firearms nila? Kasi po, binanggit niyo po, 48, 18, 37, 49, 11, 45, 4, 43, 15. So 270 all in all. Your Honor, there are only a total of 49 PNP PDEG personnel who were charged administratively and criminally. Only 49 were charged. Yes, sir. So out of 270, only 49. So ibig sabihin na dismiss yung case against the others. No, sir. What I mentioned a while ago are the different cases against this 49 PNP PDEG personnel. So kaya ko sir minensyon ang different numbers, less than 49, because there are PNP PDEG personnel are facing different charges. Paulit-ulit. Yes, sir. Okay. Dalawa na lang po, Mr. Chair. Nabanggit din kanina ni General Eliseo na magkakandak ng lifestyle check sa mga PDEG personnel sa drug enforcement unit, mga members, and I agree with you. On the other hand, gusto ko pong makadagdag sana, Mr. Chair, and palagi ko na sinasabi ito, even in my program, also wanted sa radio, and I think during the last hearing, I did mention about this. Hindi lang dapat lifestyle check para masiguro or at least not siguro mabawasan yung posibilidad na ma-involve sa droga yung mga police. Bukod po sa lifestyle check, dapat meron po yung periodic random drug testing. And then dapat po may tinatawag na reshuffle. Hindi po pwedeng tumagal sa tour of duty ang isang anti-drug personnel ng 3 years, 4 years. Kasi familiarity bridge contempt. Sa sobrang tagal na niya dyan, maging kaibigan niya, maging friendship na niya, itong mga loko-lokong nasa drug syndicate. So dapat may limit. After 2 years, alis na siya. Assign siya sa iba, Mr. Chair. And then on top of that, kailangan din siguro, bago siya mabigyan another year, i-renew yung contract niya for another year, he has to undergo a polygraph test para i-check yung kanyang pagkatao kung siya ba'y gumagawa pa na mabuti o hindi. And lastly, kung pwede, i-undergo siya ng neuropsychiatric exam. Kasi baka nagbago na yung psyche niya, yung kanyang pananaw, yung kanyang ugali, mahuhuli yan sa neuro exam, sa neuro test. Mr. Chair. I would like to request Senator Tolpo to give us in writing yung mga suggestion mo. Bigyan natin sa COMSEC para ikuan natin sa ating committee report. Thank you, Mr. Chair. Yung lahat ng mga suggestions mo, recommendations. Thank you, Mr. Chair. Thank you for that. And anyway, to illustrate no your point, Senator Tolpo, yun na nga ang nangyari, yung sinabi mo na imbis na makatulong, mas lalo pang kumita at lumawak yung kanilang sindikato. Just to illustrate my point, bigyan kita ng example. Ito si Kirill Ibanez. He was listed before sa PRRD watchlist. Ngayon, tinap siya ng PDIG. Inassign sa PDIG. Pero may collateral yung kanyang assignment. Sabi niya, during the last hearing, maging effective daw siya kung gawin siyang operative ulit ng PDIG kapag may sama niyong kanyang trusted man. Trusted man in the person of Master Sergeant Mayo. So yun, si Mayo, ni-recall doon sa Basilan or sa ambanda sa BARM, dinala dito, binalik sa PDIG, pina-operate. Ang nangyari,
one ton of shabu. Yung sabi mo, Mr. Chair, Mr. Your Honor, na lifestyle check for the record. Tanungin kita, Mayo, tanggalin mo yung kwan mo. Do you have an offshore account na pinag-aari ng Chinese at you are made as a co-depositor for the record, yes or no? No, Your Honor. No, Your Honor. Thank you. Hindi ka ba nag... Hindi ka ba nagdi-deposit ng pera doon sa mga bank accounts ng mga nakakataas sa'yo na official? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. Yun na. Tapos tayo dyan. Mr. Okay. Chair. Colonel Ibanez, for Mr. the record, Chair. Do you maintain an offshore bank account? Negative po. Whether as a main depositor or co-depositor? Wala po akong ganung account, Your Honor. Wala? Liban sa payroll at saka yung... Thank you. Personal. General Domingo, do you maintain an offshore bank account? Negative po, Your Honor. Thank you. Ikaw, General Gonzales, do you maintain an offshore bank account? Negative, Your Honor. Ikaw, former Chief NP, do you maintain an offshore bank account? None, Your Honor. Thank you. Mr. Chair? Yes, go ahead. In line with your questioning. Right, right. May tatanong ko isang tanong kay, ano, Master Sergeant, you're under oath, right? Yes, Your Honor. Na-oath kasi under oath siya. Ikaw ba ay bagman ng ilang mga matataas na opisyal sa PNP? No, Your Honor. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Wala kang tinatagong blue book? No, Your Honor. So wala kang pinagpapasahan? No, Your Honor. So paano kung later on lilitaw na ikaw ay nag-deliver ng pera sa ilang matataas na opisyal sa PNP, ikaw ay makukontem at di ka makukulong sa ilalim sa baba ng Senado? You know that, right? Walang ganon, Your Honor. Hindi. Kaya nga, naiintindihan mo yun? Yes, Your Honor. Okay. Yun na po, Mr. Chair. Sana walang lumutang later na information Mr. Chair. About that. Thank you. Thank you, Chair. Senator po. Senator Jingo Estrada, you have the floor. I was informed that Sergeant Mayo and Colonel Ibanez were in the drug list of the former administration, the Duterte administration. Am I correct? Yeah, correct, Your Honor. Correct. Bakit inilipat pa rito sa PDEG kung nasa watch list na itong mga official na ito? The reason being is that tingin ng PNP, itong mga tao na ito ay maraming alam. Kung gusto natin ng accomplishment, mas madali tayo makapag-accomplish kapag itong mga tao na ito gagamitin natin sa operation dahil pasok na ito sa sindikato. Hoping na yung loyalty nito mga tao na ito ay nasa PNP na. Wala doon sa pera, wala doon sa droga. Kaya minabuti ng PNP na gamitin natin ito para makapag-accomplish tayo. So ganun po yung mindset ng PNP, Your Honor. Pero pumalpak. Ay mas lumakas ang loyalty ni Mayo doon sa pera at sa Cebu kaysa PNP. Pero Mr. Chairman, tumama yung pananaw ng PNP na makukuha nila yung droga. Maganda sana. Tama sila sa ano. At maganda na sana yung accomplishment na dungisan lang lalo, no? Yun, nakuha Sergeant na Mayo. Sana. Yeah. Sergeant Mayo. Yung tinatanong ka nila Senator Tulfo, nakakasagot ka, yes or no, opo, opo. Nung tinanong ka ni Mr. Chair, ni Senator Bato, kung ikaw ay nagdideposito ng pera sa mga ibang tao, you invoke your right to self-incrimination. Why is that so? So ibig sabihin ng totoo? I invoke my rights to remain silent, Your Honor. So that is true. Hindi naman kami mga tanga rito eh. Because during the time when I investigated
AFP generals. Ganun din ang sinasagot sa akin. I invoke my right to remain silent. I invoke my right to self against self-incrimination. And it happened. And it so happened, it turned out to be true. Why are you always invoking your right? Your Honor, I already facing criminal charges, Your Honor. Mr. Chair, wala tayong mahihita dyan kung ganyan-ganyan sagot niya.